Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Today is araw ng kagitingan, April 9. Welcome to Tambayan. Nag-iisa po ako. Samahan niyo naman ako today. Masama yata pakiramdam ni Boklo at mukhang busy. Si Attorney Nick, alam niyo naman ngayon po ay tax season. Huwag niyong kakalimutan. April 15 is the deadline for filing your income taxes. So in the meantime, marami naman tayong pag-uusapan ngayon. Bago niyan, ang TWIZ text line natin 0918-350-2378. Ulitin po natin, 0918-350-2378. Today also is the birthday of Sir Edgard Cabangon at saka si Sir Edward Cabangon, his twin brother. Boss namin po dito sa TWIZ. Happy birthday, Boss Edgard. It is also 34 days before the 2019 midterm elections. So, paki-check po. Mga overseas absentee voting, however, begins on April 13. Ulitin po natin, overseas voters, absentee voters who are overseas, mag-uumpisa po ang botohan ng April 13. That's for one month until May 13. Ulitin ho ha, April 13 to May 13, overseas absentee voting, pwede nyo po na po i-check yung procedure dun sa pinakamalapit ninyong consulate or embassy. Andito po kami sa TWIZ, we're on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share. Double check ko po ngayon kung nagla-like na ba po kayo at nag-share. Samahan niyo po ako today. Araw ng kagitingan, bakit po walang pasok ngayon? Well, dati po ito ay pinararangalan natin bilang Fall of Bataan. At noong World War II po, ang significant loss natin ay na ang last defenses po kasi natin were Bataan and Corregidor. Pagkatapos na bumagsak ito sa ating sa mga Hapon. Remember po, ang pinakahuli na hold out natin during World War II before the Japanese occupation, bago naging formal ang Japanese occupation, Bataan and Corregidor, nagmatras po ang mga Amerikano as General MacArthur ay tumakas from Corregidor via submarine. Pero grabe yung bugbog ng dalawang lugar na ito. The last being Corregidor, nung it was so full of bombs na nung after the war, nung nag-check sila, and syempre tinitignan ninyo yung mga lugar kung saan may mga unexploded ordnance, tinatawag natin, yung mga hindi sumabog na mga bomba. Ang dami-dami daw pong metal na nahanap on that little island called Corregidor. After fully occupied na po, talo na yung mga kano at umalis na po sila, nag-umpisa po ang Bataan Death March. At isa ito dun sa pinararangalan natin at tinatandaan natin on this day. However, instead of celebrating, kasi medyo naalangan yung ating mga otoridad at saka mga dalubhasa sa kasaysayan, kung bakit natin inaalala ang mga araw kung saan natalo tayo. So, ang sineselebrate natin ngayon ay ang kagitingan at marangal na pakikipaglaban ng sundalong Pilipino, araw ng kagitingan. Don't forget to like and share po. Nahirapan pa ako mag-like and share, huwag niyo akong guluhin. May nagsasabi kasi sa akin na wala pa akong share eh. Naghahangin aking Facebook. Ayun, maraming salamat sa mga kasama ko ngayon. Grace Bermudez, Fedeluces,
Annette Alegre D, Ani Gatchalian Agni, Fatima Weni Corbito Corpus, ang ating mga masusugid na katambay, Emmaline Dizay, Ko Gamit. Oo, solo flight po ako ngayon. Rogelio Jr. Tolentino, who's watching from UAE. And of course, si Ma'am Ryan Enicos. Maraming salamat po sa padala ninyo, pero hindi ko pa po natatanggap. Mainit ulo ko kaninang umaga. Pero tapusin natin, araw ng kagitingan ngayon. Since nag-iisa ako, kukunin ko na itong pagkakataon na konting pagyayabang. Ang pamilya ko po, especially both on the mother side and father side, ay puro veterano. Ang grandfather ko po ay guerrilla ng World War II. Maternal grandfather ko po yun. At nag-guerrilla siya sa Laguna area. Ang father ko, who was about 14 or 15 years old nung panahon ng gera, ay sinunog po kasi ang ilang mga gusali at mga bahay sa Malolos, Bulacan. Nag-retaliate po ang mga ilang mga kabataan at kalalakihan sa Malolos. Nag-counter-attack po sila nung dumating ang mga Hapon para i-occupy ang town. It pushed back the occupation of the Japanese imperial forces doon sa probinsya na yon by several weeks. Pero dahil markado na sila, naging guerrilla na sila at lumaban tawag nila Philippine Scouts. So, bahagi sila ng United States Armed Forces in the Far East. So, isa yung reason kung bakit. So, ang father ko, veteran both ng of the Philippine Scouts at saka Philippine Air Force. Ang aking maternal great-grandfather Alejandro Lavinia ay lumaban in the Philippine-American War. Philippine-American War. Ibang level po ng pagka-veterano 'yon. Ang kwento ng aking lelo, my great-grandfather who died in 1974 at the age of 105. Sabi niya, ang kwento niya is para lang silang pumapasok sa opisina tuwing umaga, gigising siya, bibigyan siya ng baon ng aking lelang na nakabalot sa dahon ng saging. Pupunta sila doon sa area, nakahukay po sila ng mga trenches. At yung mga trenches na yon, on the one side yung mga Philippine forces, sa kabilang side yung mga kano, nakakamping sila doon. Pagtapos na ang almusal ng mga kano at tapos na rin yung nakasettle na rin ng Philippine forces, saka po sila magbabarilan. So whole day po yung barilan yon at mag-uuwian sila dun sa kampo ng kano, kaya sa mga bahay, ang Philippine forces. So, ibang klase din ang yera nung panahon na yan. So, my great-grandfather is considered a veteran, pero veteran siya ng Philippine-American War. Ang maternal grandfather ko at saka ang aking father ay veterans of World War II. Gantang tanghali kay Jess Villarin Quijano at saka kay Ma'am Gina Pableo Monsi, nakikita ko po. Thank you po at sinasamahan niyo ako this today. Alam ko mga walang pasok, so yung mga normally nakikinig sa amin sa radyo sa office ay mga nag-enjoy ng inyong bakasyon today. And I'm very glad that you have a day off. Huwag nating kakalimutan batiin lahat ng mga kaibigan natin na nasa Armed Forces kasalukuyang nagsaselbisyo sa ating bayan. Maraming salamat po for your service to the country. Malapit po tayo sa ating mga sundalo, in particular Philippine Air Force, Philippine Marines at saka ang ating mga Scout Rangers. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat. Nag-aano yata si Winner. CR break si Winner. In the meantime, ang daming hanash sa social media, napansin niya. Ang tumataginting, nakakairitang tumataginting, ay ang paulit-ulit na na sinasabi ng kabilang parlor. Paulit-ulit nilang tinatanong, bakit daw di nilalabas ni dating Vice Mayor Pulong Duterte ang kanyang tattoo? Bumalik na naman yung drama na yon. Dahil nga, ano na nga bang dahilan? Bakit nga ba na bumabalik itong
lamang ito. Ang tindi kasi ng backlash from the video ni Jim Paredes. So, parang ang feeling natin, at least ang general consensus online, ay kaya ang daming humahanas, ang daming drama na nire-raise tungkol sa ating Pangulo. So, ang nire-raise very recently ay may lumabas na di umanong video na nagsasabing si Pulong Duterte daw, the president and other members of his family and his official family ay kasangkot daw sa isang malaking sindikato ng droga. Kaya, no? Bakit ang the only reason kung bakit tinitirada sila sa droga ay dahil karamihan sa ating mga Pilipino ay galit na galit sa droga at saka sa mga epektong ito. Bakit? Ang epekto primarily ay nakakapang it impoverishes families na nauubos ang pera sa drug addiction. One. Second, matinding health issue po ito dahil sa debilitating effects on the brain. And finally, yung ibang some narcotics are so dangerous that they allegedly cause violent behavior. Bukod pa dito, ang sindikato ng droga ay hindi lang usually involved sa droga. They will be involved in violations of Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil para matuloy-tuloy ang pagbebenta ng droga, kailangan merong mga opisyales who will look the other way. Mga opisyales na to primarily manggagaling sa Philippine National Police or other law enforcement agencies such as the PIDEA. Pero hindi po nalilimita sa ganon ang mga local government officials, particularly barangays, kung saan nalulukit ang mga drug labs o yung mga matitinding bentahan ng droga, usually aware po sila sa problema lumalaganap sa kanilang mga jurisdictions. Ganyan pa man, if they're not doing anything, they must be in on it. Of course, hindi ito limitado sa local government. Siyempre, all the way up, as the information goes up, pataas din po ng pataas ang mga opisyales na nakakaalam at malamang tumatanggap ng lagay para tuloy-tuloy ang mga operations dito sa illegal na droga. But it doesn't even stop there in the executive branch kung sakasakaling nagkakahulihan. Ayon dun sa PIDEA ay meron din on the take na di umano yung mga prosecutors at mga judges kung kaya't naglabas daw sila di umano. Hindi nila nilabas, in-announce lang nila na meron daw silang narco list of prosecutors and judges. Ito nga lang yung problema with that. Ayaw nilang ibigay. Hinihingi po ng DOJ at ng Supreme Court ang mga listahan na ito para ma-imbestigahan na nila ang mga taong ito at kahit administratively ay matanggal nila sa pwesto without any prejudice to criminal cases that can be later filed against them. Eh bakit hindi binibigay? Well, ang nakikita natin dito, may problema talaga sila sa pagpapatunay ng mga allegasyon nila na involved ang mga ito sa droga. Bakit? Ang mga prosecutors, they can make decisions only dun sa probable cause hearing. Halimbawa, nahuli sa buy bust operation. Kung hindi kumpleto ang ebidensya na pinipresenta ng isang pulis or ng law enforcement agency katulad ng PIDEA, doon sa probable cause hearing, kahit sabihin pa nilang nahuli nila sa akto yung tao, yung akusado o yung suspect, pakakawalan din po yan ng prosecutor kung hindi sapat ang ebidensya para maka-establish ng probable cause. Hindi po enough ang sinasabi ng pulis na nahuli nila ito. Kailangan maipresenta yung droga. Halimbawa, kailangan may witnesses other than the law enforcers at kung kaya't yung mga leads sa droga, usually, dapat nagsasama din ng either barangay officials or iba pang witnesses na maaaring tumestigo in favor of the police at sa tunay na mga pangyayaring ito. Ang salita ng isang law enforcer po ay mabigat. Ang kanilang pag testigo ay mabigat.
Dahil meron sila, merong tinatawag na presumption of regularity. Ibig sabihin, ang pagtatrabaho ng isang police, pag sinabi nila doon sa huwes or sa probable cause hearing sa harap ng piskal na ito ang nangyari, usually binibigyan sila ng mabigat na weight at konsiderasyon. Pero may mga times na masyadong far-fetched kung kaya't walang choice yung piskal kung di i-dismiss yung kaso. But the case is not usually outright dismissed, ang sinasabi ng piskal, for further investigation. Ibig sabihin, kanapa kayo ng ebidensya but you can refile the case. Ganyan din po sa mga huwes, which is a little more serious kasi the judges will be able to make a good decision only based on the evidence that is presented to them. Eh kung wala silang natatanggap na ebidensya o kulang yung ebidensya para mag-establish ng guilt beyond reasonable doubt, madi-dismiss din yung kaso. Eto ngayon yung problema. Bakit sinasabi ng PIDEA that there are judges and prosecutors on the take? Hindi natin sinasabing walang ganon, ha? Pero sinasabi nila, pag na-dismiss yung kaso or pag may ilang mga kaso na na-dismiss dun sa judge na yon, sa piskal na yon, pruweba na nila yon that these people are on the take. Unfortunately, a statistical probability is not considered evidence ayon sa Korte Suprema. Kailangan, for each case na gusto mong sabihin na on the take ito, tumatanggap ito ng lagay, kailangan magbigay kayo ng independent na ebidensya other than the fact na dinismiss yung kaso ninyo. Bakit yun? Diba? O sige, na-dismiss yung kaso ninyo. That doesn't mean they were on the take. In order to prove they're on the take, kailangan makita ninyo na either tumanggap ito, may testigo kayong tumanggap siya, at may proof kayo kung saan nanggaling at nagpunta ang pera. Most cases po sa bribery involve a bust operation. So, may magpo-post na law enforcer na kunwari magbibigay o maglalagay dun sa opisyalis at usually gumagamit sila ng marked money. Ibig sabihin, yung pera na yon merong dusting ng luminescent powder para kahit bitiwan nung opisyal at mag-pretend siya na hindi niya natanggap yung pera, magkakaroon ng powder yung kamay niya at makikita yon under specific lighting conditions. Kapag kumpleto ang ebidensya mo and it is a bust, such as yung nga may payoff at may nakatanggap, may luminescent powder, etc., then a case like that will definitely fly. Malabo pong madismiss yung mga ganon. So, hindi po enough yung mere say-so ng PIDEA para masabi nila that there are judges and prosecutors on the take and that they have put them on the narco list. So, sana kung may hinala sila dito sa mga opisyalis na to, turn over kagad. Humingi kayo ng tulong dun sa mga autoridades like the Supreme Court at saka ang DOJ Secretary para mahuli natin yung mga opisyalis na ito. Assuming, of course, na totoo. Napunta kay Pulong Duterte yung usapan. Diba? Kakaiba. So, sinasabi nila ngayon, itong video na to, inaakusahan ng ating Pangulo na being part of a huge criminal syndicate dealing with drugs. At may mga alias-alias pa dun sa video na yan. Nakakaloka. Unfortunately, yung mga sinasabi nilang mga dokumento na pinipresenta nila seem to be bad photoshops. Bad Photoshop reproductions or manipulated images, di umano ng mga official documents. Kaya nga hindi tayo nagdududa kung bakit sa video nila ipirinisinta ito. At anonymous pa, di umano ang narrator at ang testigo daw. O yung sumasaksi, ukol dun sa kaalaman niya tungkol dito sa supposed na sindikato ng ating Pangulo para magbenta o mag-trade sa illegal drugs. Isa lang ang tanong natin dyan. If the president is involved in the trafficking of illegal drugs, then bakit niya pinapatay yung mga customers nila? Assuming of course then, na totoo na merong mga EJKs dun sa droga. Kaya nga, we have to be careful.
We have to be careful. Every time we make an allegation, kailangan suportado yan ng ebidensya. Bakit? Because if you accuse somebody at hindi kumpletong ebidensya mo, they will only get away. In the end, it's all about good police work. Narcolist or not. Sige, mag-compile ng mga narcolists. Pero as we have seen, doon sa barangay elections, nagkaroon ng narcolist, inilabas sa publiko. Ano nangyari? A lot of them still got elected. This second time around, kudos to the DILGs. Kinasuhan na nila yung mga local government officials for the failure to control the trafficking in illegal drugs doon sa kanilang mga jurisdictions. At yan ang tinatawag nating intelligent response. Ang saya-saya. Because now, you can bring out a narco list. Merong mga kaso yung mga to. And since these are administrative cases, mababa lang ang evidentiary requirement. Hindi po kailangan ng guilt beyond reasonable doubt. Dahil ang mawawala lang naman sa kanila ay ang pwesto nila sa gobyerno. Sabi ni Annie Gatcharian Agni, may bagong statement si Lenny. Oo, naka-ready yan dito sa notes ko. Pero mamaya ako napapasakitin ang ulo ninyo. Si Pulong muna ang, ano, ang usapan natin. Sabi ni Eric Tan, pag nahuli yan, patong-patong na kaso yung nag-fabricate ng mga documents sa video. Agree completely. So, ito pa dati ang tanong. Ilalabas ang isang nakakayanig na balita sa social media. Anonymous ang witness mo. Anonymous ang gumawa ng video. Anonymous din yung narrator. Ang mga dokumento, pinapakita lang sa camera. Pero tagpi mo kang tagpi-tagpi yung Photoshop naman. Assume natin na tunay yung mga dokumento, kung tunay man ito, bakit walang kaso? Tanungin niyo sa sarili niyo kung matindi ang ebidensya na hawak ng mga ito at merong matitinding mga witnesses na may personal knowledge at kaya niyang ipatunayan o ipakita ang workings ng sindikato na ito by identifying other members of the syndicate, kasi imposible naman ang pangulo lang at ang pamilya niyang nagpapatakbo. Ano ba sila? Pati yung drug running, delivery, kanila din? O sila din ba ang chemist? Enough names. There aren't enough documents that can withstand scrutiny, and even worse, you don't have a witness that's willing to step forward. Sabihin nyo pa sa akin, natatakot ang mga to. Bakit? Nung kami ba lumaban, natakot ba kami? Kahit tanungin nyo pa kay dating Presidente Noynoy Aquino, alternately, naiinis siya sa akin noon, or nakikiusap. May isang point na tinanong niya, nagpahanap siya ng warrant of arrest para sa akin dahil daw binulgar ko yung gawain niya during in the aftermath of Albarca. Natakot ba tayo noon? Natakot ba kami noon nung panahon ni Gloria? Natakot ba? Di umano, yung mga lumalaban kay Marcos. Nung time na yon, bakit ang lalakas ng loob ninyo? Bakit all of a sudden, panahon ni Duterte, may social media naman, hindi nyo kayang lumabas? Please lang, if there was any merit to your case, alam ninyo na maaaring i-file yan. Kahit sabihin nyo pang matalo yan at a probable cause hearing, it will be on record na kumas, nagkaso man lang kayo, nag-attempt man lang kayo, para patunayan na kaya ninyong paandarin ang legal system. Pero makikita nyo yung pagtagpi-tagpi dun sa kanilang mga kwento, kasi on the other hand, sinasabi nila patay ang demokrasya kasi yung
court system o legal system ay co-opted daw ng ating Pangulo. Kaya kailangan sabihin eh, na si Maria Ressa ay victim kasi ang dami-dami niyang kaso. Parang pinalalabas nila na beholden ang hukuman sa ating Pangulo. Hindi ba ako nga kahit ako sumasakit ang ulo ko sa Pangulo eh. Kasi in other administrations, hindi ako nagdududa na nakakausap or at least naiimpluensya ng ehekutibo ang judiciary. But this is one president who has refused to do that. Kasi kung pinakikialaman ng Pangulo yung mga kaso ni na Maria Ressa at ni na Sunny Trillanes, bakit ang bagal? Point I'm trying to make is if there was a case here dun sa mga sinasabing video, sabi nga ng iba, di ba, professionally done, naluwak ako. Kung may kaso dito, it will fly. Bakit? Bakit sila natatakot? Hindi ba sineselebrate nila kamakailan lang na nag-issue ng order ang Korte Suprema na sinasabi dun sa PNP through the Solicitor General na ilabas ang mga dokumento tungkol doon sa Tokhang operations. Diba celebrate sila, woo, major victory, nag-order ang Supreme Court, ganito, ganito. O yun naman pala eh, di hindi co-opted ang judiciary. File your case guys, yung mga drama ninyo dyan sa video, pinagtatawanan kayo. Which brings us to Pulong Duterte. Kasama daw siya at di umano sa sindikato na nagmumove ng droga. And since wala silang ebidensya at walang ebidensya na maaaring magamit, na maaaring paniwalaan because those documents really, I'm sorry to say, ew. Anyway, si wala na silang maiungkat tungkol kay dating Vice Mayor ng Davao City, Pulong Duterte, bumabalik at bumabalik sila sa hanas ni Senator Trillanes na siya ay may dragon tattoo. Yun yun? And dahil hindi niya pinakita yung dragon tattoo niya, miyembro na siya ng sindikato? Really? Nasaan yung logic doon, di ba? Paulit-ulit nilang sinasabi kung wala daw siyang kasalanan, ilabas ang tattoo. Excuse me po, ayon sa saligang batas. It is guilt that is proven, not innocence. Ano ba naman ang napatunayan nyo kay Vice? For that matter, pakisabi nga why you want to see the Vice, the former Vice Mayor shirtless. Well, ako, I must say, I'm curious to see him shirtless, but it isn't because of the tattoo. On the other hand, pwede rin si Basti na lang yung tanggalan ng shirt. Doon sa third video, ang sinasabi nila ay si Sap Bongo naman ang may ang kasangkot dito sa di umanong palaki na sindikato ng droga. At ang ebidensya nila, meron daw siyang kamag-anak, di umano'y nagngangalan, Alfredo Go. At yan daw ay nakakatanggap ng mga kontrata sa Davao City, from the city. Hindi ko pa rin nagigets kung paano konektado yun sa droga. Ba na link yun sa droga. Ito yung problema nung kabila. Kung gusto ninyong magpresenta ng di umano'y malaking conspiracy o sindikato in the illegal drug trade, your evidence has to make sense. Not only make sense, there has to be some kind of logical progression. Sabi ni Alvy Bal, may hamon daw si former Marine General Orlando De Leon. Si Jojo po yun. Jojo De Leon is a friend and a client. So yes, pagdi-discuss natin yung kanyang hamon sa Ocho Diretso mamaya after the break. Maraming salamat sa pagsubaybay. Don't forget to like and share. We'll be back after the break. Oras natin, 12:30 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ.
muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Hali, maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Nakikita ko po yung inyong mga feedback both on Facebook and YouTube live streaming para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Our DWIZ text line 0918-350-2378. Ulitin po natin, 0918-350-2378. Babasahin din po namin ang inyong mga komento. At least kung ibigay nila sa akin. Minsan hindi nabibigay eh. Don't forget, it's 34 days before the 2019 midterm elections. Kaya maraming fake news na lumalabas. At the same time, hindi lang po fake news. Marami rin takedowns dun sa ating Facebook. Maraming accounts na di umano'y natatanggal dahil sinusuppress ng Facebook. Supposedly, either for violation of community standards or for fake news. Siyempre, ang pinakatumataginting yung 200 accounts di umano'y nakalink daw kay dating presidential campaign social media head Nick Cabunada. Bakit? Well, yung 200 na accounts na yon ay tinake down di umano'y dahil for, ano ba yan? For manipulating Facebook. Ganito po ang ginagawa nila. Supposedly, and I use the term supposedly kasi nga hindi naman pinatunayan ng Facebook to in any court. They did this on their own dahil sila nga ang may-ari ng platformang ito. It can still be challenged in court. That's if these people are willing to do so. Ngayon, ang ginagawa nila, di umano ayon sa Facebook, ay gumagawa ng ilang mga peking accounts at nag-generate ng online buzz para sa mga websites nila by making it look like they are liked and they are shared by a lot of people. Nagmumukhang viral di umano ang kanilang mga posts at dahil ito'y madalas na share at nalalike ng mga fake accounts, eventually pumapasok po ito sa mga news feeds ng ibang ordinaryong mga tao. Dahil pumapasok ito sa mga news feeds, ay lalong lumalaganap ang pagbabasa at dumadami ang mga followers ng mga pages at mga accounts na ito. Ayon sa Facebook, hindi naman daw content ang reason kung bakit nila tinatanggal, kung hindi dahil minamanipulate nga nila yung sistema ng Facebook. Suspecha ko dyan is worried ang Facebook that they're not making enough money out of these pages which are supposedly followed by a lot of people. Kailangan natin tandaan, Facebook needs us as much as we like having that platform. Kasi ano ba naman ang ginagawa ng Facebook sa atin? What they've done actually is a good marketing strategy na pag-ipon nila lahat tayo sa isang platforma, which means they're what? How many? About 20 plus million Filipinos who are on Facebook. And these 20 plus million Filipinos, and of course, everybody else the world over, present an audience for their ads. Sa madaling sabi, nakakita sila ng pagkakataon. So, inipon nila tayo at tayo ay captive dun sa mga ads na pinaproject nila on our computer screens. Us, diba? While we like having this platform, if there was an alternative, I'm sure lalayasan din natin ang Facebook. Din pa man, until such a platform presents itself, or a better alternative presents itself, we're stuck on Facebook. At let's face it, mas marami talaga tayo dito. The closest social media platform na may konting hatak dito sa diskusyon o tinatawag nating national conversation dito sa Pilipinas is Twitter. Pero, ilan lang naman ang talagang, well, ang tunay na accounts na nandyan. The estimate is about 9 million to
13 million on Twitter. Ang weird, no? Whereas Facebook, limpak-limpak. Kaya nga dun sa kabilang side, ang tinatawag nating kabilang parlor, namamayagpag po sa Twitter kasi kukunti lang naman talaga yung nandun. Small fish, small pond. So now, what do we do? How do we show our muscle dito sa Facebook? What are we going to do about what seems to be random takedowns of a political nature? Kahit sabihin pa natin na ang Facebook ay hindi daw content-related ang reason kung bakit tinatanggal ang mga accounts, nakikita natin, they are political. Halimbawa, si Mark Lopez, 30 days po suspendido yung kanyang account. And for what? Talking about whom? Hindi po maliwanag. Yung iba, supposedly nasususpend ang accounts nila or tinitake down yung mga posts nila about Jim Paredes. Jim Paredes, of course, is a very high profile, hindi na po ngayon after his video, was a rather high profile spokesperson for the informal spokesperson for the past administration. In other words, yung mga BS ni BS ay hanggang ngayon hinahanash pa rin ni Jim. Nakakaloka. But, parang lumalabas ngayon, everybody who posts about him, or at least of a graphic nature in relation to him, ay nasususpindi yung mga accounts. Ito pa, ang throttling na ginagawa ng Facebook. Kahit wala kayong mali na ginagawa, if you will notice, yung iba sa atin, parang hindi na lumilitaw sa mga news feeds ng iba. Dumadami kasi ang following natin pag nakikita ng mga posts natin, pero kung hindi sila nakikita sa mga news feeds ng iba, how is anyone going to follow you? At least yon ang reasoning nung kabilang parlor, kaya sila nagbabayad for boosting. Meron silang mga sponsored posts. Sponsored posts na to, ibig sabihin kumikita ang Facebook dito sa mga posts nila. So this might also explain kung bakit sila hindi masyadong nate-takedown. Tingnan nyo, yung isang paglorista dun sa kabila na kailan lang nag-asawa at saka nagpagluta. Siguro naman, alam nyo yung blind item na yun, ano? Yung nagpagluta na vlogger ng kabila. Bakit siya? Hindi nasususpindi, hindi siya nati-takedown. Eh mas balahura pa yan minsan magsalita tungkol sa atin kaysa tayo tungkol sa kanila. Bakit di siya nati-takedown? Kasi nagbabayad sila sa Facebook for boosting. In other words, kumikita ang Facebook sa kanila, sa atin, hindi. Sa lahat ng nanonood sa atin sa YouTube. Si Ma'am Ann, si Ma'am Love, Abrasaldo, Ma'am Ann Cabral. Rod Ramos, Christian Bruja, Bruja talaga. Manuel Cartagena, Alma Gagno, Leticia Andresa, Ethel Pichi. Magandang hapon po. Josephine Hardin, nandyan din po kayo. Ma'am Ryan is also on YouTube along with Alona Capillanes, Inet Garcia, Christian Carlo Villarasa, and Nick Stationable. Also, Ma'am Tina Almada. Meron ba akong nakalimutan? Pati sabi na lang kung meron akong hindi nabati sa inyo. Ang pinag-uusapan sa YouTube, at least dun sa una kong nakita, ay ang tambalang Chrisette Chu at saka Pulong Duterte. Ayoko na tuloy sa inyo, nakikigulo lang naman kami ni Boklo dun eh. Tapos si Chrisette ang ipapanalo ninyo. Sabi ni Alvival, pero kumikita naman ang FB sa mga ads ng mga posts ng pro.
Unless we actually pay for those ads. Hindi nila nakikita yung kanilang monetary value, yung value ng ating mga pages. Yes, they post ads on that. Pero, ganito lang para sa kanila yun eh. Kung nagbibigay tayo sa kanila, di mas nakikita yung value natin. Even if nakikita nila na pwede tayong mga venues para ipoposte yung mga ads nila, we're just so many people. In other words, even without your account, makakapag-post naman ako dun sa iba eh. Sabi ni Ma'am Enosa Emelina, love daw niya ako. Buti pa siya. Kasi na yung nanalo dun sa ano? Sa agawan kay Pulong Duterte. Pakisabi nga. Nangako ako, pasasakitin ko ang ulo ng mga tumatambay dun sa Facebook. Ma'am Annie, I'm looking at you. Sabi ni Vice President Lenny Robredo, bago po tumuloy, iwawarningan ko po kayo na nakakabobo ang susunod ng mga salita. Uminom na lang kayo ng nararapat na vitamin. Sabi ni VP Lenny Robredo, yung trabaho namin talagang maraming kahirapan. Maraming talagang nagtetest sa aming pasensya. Maraming frustrations, gaya kong boses niya. Marami kaming gustong gawin na hindi ganoon kadaling gawin dahil sa mga circumstances. Hindi dahil doon, hindi iyon ang nagbibigay sa amin ng lisensya para magsabi ng kung anong gusto naming sabihin kasi yung sinasabi naming parating may epekto sa ating bayan. Para dun sa sumakit ng ulo, magre-recommenda po ako ng painkillers. Ulitin po natin, sabi niya, bibilisan ko na lang para medyo kaya nang intindihin. Pero kung babasahin ko to the same way that she said it, then baka kasi masyadong maraming IQ points sa mabawas. So again, fair warning, nakakasakit ng ulo ang susunod ng mga salita. Yung trabaho namin talagang maraming kahirapan, marami talagang magte-test sa aming pasensya, maraming frustrations, marami kaming gustong gawin na hindi ganong kadaling gawin dahil sa mga circumstances. Of course, wala pa siyang sinasabi at this point. Hindi dahil doon, hindi iyon ang nagbibigay sa amin ng lisensya para magsabi ng kung anong gusto naming sabihin kasi yung sinasabi namin parating may epekto sa ating bayan. Actually, she took something like a, what, 3 or 4 dozen words para magsabi na may epekto yung mga salita natin. Or at least she tried to say that. Pero sa dami ng salita na ginamit niya para sabihin lang na may epekto lahat ng sinasabi natin, medyo naligaw yung meaning. Ma'am Pilette Tenorio, yes ma'am, natanggap ko po yung package ninyo kasi hindi po kayo sa EMS nagpadala. Sabi ni Girlie Achanzar, ha, wala akong naintindihan. Ako din. Although basically, parang sinasabi nga niya, may epekto yung mga sinasabi natin kaya mag-iingat dun sa sinasabi natin. Pero marami siyang sinabi para sabihin lang yung iilang, yung basic na idea na yon. So mukhang may communications problem si Madam Lenny. Of course, feeling ko, garbage in, garbage out lang yan eh. Kung meron ka talagang masasabi or matinding sasabihin, masasabi mo yan. Teka, parang Lenny na ako magsalita. Siguro dapat, every time magsasalita si Madam Lenny, may mga warning labels yon, yung mga tipong PG-13, restricted, ganyan. Restricted dapat yung mga sinasabi ni Madam Lenny para dun sa mga iilang nakakakapit sa kanilang IQ. Sabi ni Ma'am Ethel Pichi Chikuana, ano daw, marunong ako magtagalog pero ang sakit sa bangs. Nasa na yung sinabi ni Marine General Orlando De Leon? Teka, hinahanap ko pa ha. Because as usual, nagahang yung aking telepono.
Si Orlando De Leon po ay nag-post sa Facebook. Siya po ay isang dating Marine General, Philippine Marine Corps. Nag-retire siya with the rank of 2 stars, if I'm not mistaken. Nakakatuwa yung sinabi niya. Ang daming nag-share. Pero bago natin punta... Dalawa po kasi yung post niya na nakakatawa. Bago natin puntahan yung talagang widely shared na post. Ito yung... private pala. Hindi ko muna sasabihin yung isang post niya. Hanapin ko na lang yung kumakalat. Sabi ni General De Leon, okay, kayong mga 8-8, lalo na ikaw, Alejandro, kasi kilala niya to, Marine sila pareho. Ang tatapang ninyo maghamon, haharapin nyo mga inchik sa ayungin, which is Scarborough. Ngayon, ako naman ang maghahamon sa inyo, lahat kayong 8. Sasamahan ko kayo papuntang Spratlys bukas mismo kung tatanggapin ninyo. Isang buwan tayo doon, balik tayo after elections na. Walang magdadala ng phone o kahit anong type ng communications para hindi makatawag ng saklolo. Patay kung patay. Kung di nyo tatanggapin ang hamon na to, tumahimik na lang kayo, lalo na ikaw, Alejandro, gardemet. Tuntua ako dyan sa mga gardemet ng military. Memories yan ng tatay ko, gardemet. P.S., sabi ni General De Leon, sa gara na to, itataya ko na pati pension differential ko. Matuloy lang ang hamon na to. Kung may mag-volunteer dyan ng medyo malaking barko, isasama ko na rin, pati supporters ng 8-8. Tara na, mga dipungal ka mo. Bicolano kasi itong si Jojo eh. Shared siya 21,000 times. Ito si Gary Alejandro, kaibigan to, pero hindi kami nagpipigil para asarin to ngayon, lalo na't kumakandidato. Ano na Gary? Tara sa ayungin, sama pa ako. Kung papayagan ako ng mga fans na hindi magpakita dito sa Karambola at dito sa Tambayan. Bakit ba? Nung sinik ang lalayag sana dun sa ayungin, anong ginawa ni B.S. Aquino? Di ba pinigilan siya? Kaya kayo, yung mga 8, yung nagsasabing, hala, pinigilan kayo ng Coast Guard, di daw kayo pinayagan. Parang pinalalabas nyo pa na natatakot or ayaw ni Pangulong Duterte na maglayag kayo dyan para dahil sa mga inchik na lang yan. Dahil binigay na natin yan sa mga inchik. Tumigil nga kayo. Nakakatawa kayo. Kasi, nung panahon ni B.S. Aquino, maglalayag sana si dating Marine Captain, Marines din, no? Ni Canorfeld doon, papunta dyan para i-dramatize yung kanyang support sa Pilipinas doon sa claim natin over Scarborough. Anong ginawa ni Noy? Una, pinadalang isang Army General na kiusap kay Nick. Di pumayag si Nick. Pangalawa, sino po ba yung second na tumawag? Coast Guard. Tumawag ang Coast Guard. Hindi rin pumayag si Nick na magpapigil. Ang third na tawag sa kanya, si BS mismo. At marami pang BS na sinabi. Huwag ka nang tumuloy, sabi. Huwag ka nang tumuloy. Bakit daw? Eh, kasi daw may ongoing negotiations. Oh, alam na! Sabi ni Ana Luz, andaw makikita yung post ni General De Leon. Hanapin niyo po, search Orlando De Leon. Naka-uniform siya, formal uniform ng Marines. Alam niyo, yung BS na pinapakain sa atin, pilit pinapakain sa atin ng 8, ay parang pinalalabas nila na hindi tinatanggol ng Pangulo ang ating exclusive economic zone.
Kaya minsan, the outright, nagsisinungaling na sila sa atin. Sinasabi nila, ipagtanggol ang ating soberanya dito sa Scarborough. Yan ang BS na sinasabi ni Hilbay. Pagtanggol daw ang soberanya dito sa Ayungin, sa Scarborough. Eh kung hindi ba naman ito isang bolero at kalahati, di ba? I was going to use a worse word, kaya lang namimiss ko si Boklo. May soberanya ba tayo sa exclusive economic zone? Hindi naman teritoryo yun eh. May sovereignty lang po tayo dun sa ating territorial waters and terrestrial. Terrestrial property. In other words, land and sea na territory ng Pilipinas. Bulahin pa tayo nitong si Hilbay na siya yung nagpapanalo ng kaso natin sa arbitration. Girl! Ikaw ang nag-prepare ng kaso na yon. It's Justice Hardelesa who did that. Siya yung sole gen at the time of the filing of the case. Darling, sabi ni Marites Vitog, eh, taga-introduce ka lang ng mga abogado during the oral arguments. Pangalawa, sabihin pa natin ipinanalo mo yung kaso na yon. Kaya mo lang bang ipanalo yung kaso kung saan hindi nagpapakita yung kalaban mo? Yun ang ano, tumataginting na pa, ano, napanalo daw ni Hilbay yung arbitration case natin dun sa Permanent Court of Arbitration kung saan hindi pumayag ang China na magkaroon ng jurisdiction ang arbitral court. So, magaling sabi, no show ang China. Sabi ni Annie Gatchalian Agni, MC? Oo, MC. Doon po nagtatapos ang isa pang episode ng Tambayan. Andito na po si Attorney Nick bukas. Ako naman yata yung wala. At may kailangan akong gawin tomorrow. We'll be back with you guys on Thursday. At bukas rin, I'm sure babalik na si Boklo. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay. Lalong-lalo na mga maraming komento both on Facebook and YouTube. Sana yung ating radio audience sa susunod. Magpapadalin din ng mga komento. Hindi yata nabibigay kasi sa akin yung iba. But I promise by Thursday, meron ng comments from our radio audience. Ang Tabayanan po. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Nagpapasalamat sa inyo lahat. Ang Tabayanan ng susunod na programang In the Heart of Business. Kasama si Namaru Sarne at Lonnie Merck. Tambayan sa DWIZ.